lang sa inyo kung gano'ng kalakas yung bagyo na yun dito. Maaga ako pumasok, pagpasok ko, although papasok na ako, umuulan na, pero pagpasok ko ng office, yung napakalakas ng ulan. Although kagabi pa talaga, sobrang galit na galit yung ulan. Sana walang ganong masalanta. Tara, tingnan natin sa labas kung gano'n, pero tingnan nyo yung bubong, dumadagong-dong. Sundere, kita ko sa inyo. So yan guys, nakita nyo, sobrang pantay yung langit. Sobrang lilakas yung ulan. Sa labas, baha na. So dyan sa mga dinaanan ko sa baba, baha na rin dyan. Hanggang dun sa medulo, saka sa entrance itong pinagtatrabaho. So yan yung kasabihan na matatanda, diba? Pag pantay ang langit, sobrang lakas pa rin ang ulan. May bagyo ngayon. May bagyong egay. Sana walang gano'ng masalanta kasi kawawa naman sila. Kasi diba, lahat naman tayo may pinagdadaanan, lalo na pag nabagyo tayo, pero ay, sana Lord ingatan ng lahat. Maging ayos ang lahat ng dumadating na bagyo na to. Bagyo ng buhet, bagyo ng panahon. So guys, ganito ulit kalakas yung ulan. Ayan na. Nag-uumpisa na naman tumaas yung tubig. So halos wala na kaming makita. Nagsisero visibility na uli sa labas. So, ingatan po tayo nawa ng Panginoon sa mga dumadating na bagyo. Lalo na yung mga nasa mabababang lugar. Ayan na, nagbabalikan na yung ibang motor kasi siguro hindi na nila kayang tumawid doon. Ayun, sa kabila sila dadaan. So, yan guys, eto ngayon yung ganap dito sa Pilipinas. Ganap dito sa Bulacan. Ganto na yung nagiging climate change o nagiging epekto ng bagyo. Kaya sana mahalin natin yung ating paligid, yung ating kalikasan. Alam naman natin yung mga hindi dapat gawin at dapat gawin para maingatan ng ating kalikasan. Kasi siguro epekto na rin to ng climate change. Kaya ganto na rin kalalakas yung mga dumadating na bagyo. Puro super typhoon yung mga dumadaan sa atin. So, yan guys. Yung mga plastic natin, yung mga ginagamit natin mga plastic, sana itapon natin ng maayos. Kung maari nga, hindi tayo gumamit ng mas madalas na plastic. Kasi, yun, sabi nga nung nakasama kong engineer, chemist siya, sabi nila napakaswerte nila nung naimbento nila yung plastic. Pero sobrang lungkot nila kasi hindi pa rin nila naiimbento kung paano i-dispose o mawawala yung plastic. So kahit yung mga styrofoam. So yan, kahit i-recycle pa natin yan ng i-recycle, nandun pa rin, mas marami pa rin yung natatapon o natatamba kung saan-saan. Diba? Kaya nagiging cause ng baha. So yan guys, trivia lang din. So ingat tayong lahat. Still happy Thursday, and every gazing is a blessing. God bless.